Yun, welcome back mga ka-review. Ako nga pala si Kit at welcome back sa Kamote Customs. So ngayong araw, I will try my best na maituro ko sa inyo kung paano ako nagpipintura ng textile paint sa tela. Pagpasensya nyo na yung boses ko kasi medyo may ubo tsaka sipon ako. Parang pagaling naman na ako kaya i-record ko na tong voice over dito sa tutorial natin, okay? So I will try my best to explain the pros and cons sa technique na to para makatulong ako sa inyo sa mga customs nyo, okay? Hindi ako expert, guys, but I think I can share a bit of how I do my customs. So without further ado, simulan na natin. So una sa base, dapat may tape para hindi makalat kapag natuyo yung pintura natin, okay? Kasi tumatagos yan kapag pininturahan natin yung tela, tumatagos yun sa ilalim, okay? So kapag ganito yung base nyo, hindi may iwan yung mga tumagos na pintura or hindi siya magmamansya, okay? Sa paglalagay naman ng textile paint, gumamit kayo ng squeegee or kung wala naman, pwede naman yung daliri nyo na lang, gaya ng ginagawa ko dito. O kaya mga unused na ID or ATM cards, pero sa akin kasi medyo mas komportable ako kapag daliri kasi nakikita ko agad na kung ano yung pwede ko kontrolin yung pag-press ko ng pintura, okay? So kailangan nyo lang pantayin kapag masyadong makapal yung pintura na nilagay ninyo, isawsaw nyo sa tubig yung daliri nyo, tapos i-spread nyo lang dun sa part na pintura na makapal para mapantay ninyo yung surface. Napaka-importante nito para yung finished product ay is maganda, okay? Kapag tapos na kayo magpintura, make sure na lahat ng part is nalagyan ninyo. Huwag nyo nagalawin. Patuyuin nyo na, ilagay ninyo sa lugar na hindi masasagi or madudumihan. Kasi kapag basa pa yung pintura, pag wet pa yung paint, pwedeng madikitan ng dumi, pangit na yung tela nyo, okay? Mahirap na tanggalin nyo kapag natuyo na, limbawa merong hidla ng buhok or buhangin, mahirap na ang linisin yun ulit, okay? So ito yung tela natin, after 15 hours tuyo na siya. Tatanggalin na natin dahan-dahan. Dito ninyo makikita na effective yung plastic na base natin. Tingnan nyo, halos walang residue na pintura sa ilalim, lahat dumikit sa tela. Kaya huwag ninyong kakalimutan yung first step, napaka-importante yan. Huwag na huwag kayong magpapatong ng ganito sa mga bond paper na or paper-like texture, okay? Lalo na pag cardboard, okay? Kasi didikit yun dito sa may ilalim. Tapos yung ginamit kong tela pala dito is dry fit, okay? Dito sa ilalim, makikita ninyo yung mga excess na paint na nasa ilalim. Parang naging plastic-like na yung texture niya. Okay din yan gamitin, pero ang kailangan ko kasi is itong isang side na may texture. At saka pansinin nyo yung ilalim, uneven yung pagkakalapat ng pintura, which is okay lang kasi nga hindi naman yan yung gagamitin ko. Pero kung gusto nyo yan, yung ganyan texture, okay din yan. Pero para mapantay yan, lagyan nyo yung mismong ilalim ng paint, tapos patagpatagin nyo ulit, okay? Ganun lang, spread it, tapos kinabukasan kapag tuyo na, sure ball na makintab na yan. Pero make sure na malinis yung base nyo, okay? Kasi kapag madumi yan, as I said, didikit lahat dyan yung dumi. So wala rin, hindi nyo rin magagamit ng maayos, okay? Tapos ito, tip ko sa inyo, kung sakaling gusto nyo pa ng mas patigasin or pakapalin yung tela, pwede ninyo ulit lagyan ng second or third coat ng textile paint yung tela para ma-achieve ninyo yung gusto ninyong hardness, okay? Tapos as you can see, nagamit ko ngayon tela dito sa custom ko. Ngayon sasabihin ko naman yung mga pros and cons about this type of material, okay? So una sa pros, easy to cut. Yun nga dahil sturdy na siya, hindi na siya magtatastas. Kahit anong shape at saka size, pwede mong gupit-gupitin. So nakikita nyo naman, kahit square, kahit star, pwede yan, okay? Pangalawa, no breakage. Ibig sabihin nga, hindi masisira, okay? A bit stretchy kapag kakinulang yung sukat, pwede mo i-stretch ng konti, pero konti lang, ayun, kahit i-stretch mo, hindi siya masisira or hindi siya maghihimulmul, hindi siya magtatastas yung mga gilid-gilid, okay? Tapos number 3, gently washable siya. Kapag nadumihan,
pwede mo labhan, okay? Daan-daan, or pwede mo siyang brushin, okay? So, wag lang yung kukusutin mo, okay? Pagdating naman sa cons, yung sinabi ko kanina, di ba, easy to clean. Ito naman, hard to clean. Ito naman sa part na to is, kapag ka naman tiyan siya ng mga, sabi na nating marker, permanent marker, ganyan. Kasi, hindi to gaya ng plastic na mga action figure na pwede mong gamitan ng alcohol, tapos matatanggal na. Okay, so hindi pwede yun. Mahirap linisin to. Gaya ng sinabi ko, pwede mo to linisin through gently washing it with water and soap. So, take good care of it. Put it in a dustproof display shelves to better protect it. Okay? Kailangan hindi madumihan lagi to, or kapag nalaglag to sa mga alikabok, ayun na, madumi na talaga to. Okay? Number 2, unstretchable. Sinabi ko kanina, stretchable siya pero konti lang. Okay, hindi na siya stretchable gaya ng dati nung tela pa lang siya. Okay, so stretchable pa siya pero konti lang. Small amount lang. Kapag ginawa mo tong damit ng figure, tapos yung articulation nito will be close to none kasi nga yung fabric medyo matigas na, okay? So wag ninyong gagamitin to for overall, like, you know, gagamitin mong suit, overall suit ng figure, mahirapan yung figure mag articulate. Pwede naman, pero mahihirapan talaga, okay? So, yun lang mga ka-review. Nawa, may naitulong ako sa inyo. Kung sakaling balak nyong gumawa ng custom, pwedeng-pwede ninyo gamitin yung mga technique na to, okay? May mga pros and cons, pero at the end of the day, ikaw pa rin masusunod. Nasa yun naman yung way ng paggamit ng mga items na to, kung paano mo mapupunan yung mga needs mo for your custom, okay? So, nasa sa'yo yan. Ikaw ang ikaw bahala dyan kung paano mo gagamitin, okay? So, sabi ko nga, it's not the item that you have that will make your custom great. It's how you use it, okay? Kung paano mo gamitin, okay? So, maging resourceful lang tayo kapag meron tayong mga ginagawang custom, okay? Mga gamit natin sa bahay, pwede natin magamit sa mga custom natin, okay? At kung nagustuhan nyo nga pala itong video na to, guys, please don't forget to like and subscribe para updated kayo tuwing magre-release ako ng mga custom figures at saka tutorial dito sa channel natin. Malaking tulong yon para yung channel natin is mag-grow. At saka gusto kong magpasalamat doon sa mga bago nating subscriber ng mga nakaraang araw. Maraming salamat sa inyo. Lalo na doon sa mga hanggang ngayon nanonood pa rin dito sa channel natin, okay? Paunti-unti maabot natin yung 1,000 subscriber natin, okay? At ayun nga, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. Salamat.